ay fantastic morning. Yes, good morning pa rin sa atin kasi puro pag-asa po pinakita namin mula 2 PM hanggang ngayon. Puro pag-asa pinakita namin sa inyo. Now guys, hindi ako magtatagal. Mabilis lang 'to, patunay lang 'to ng resulta ng pinakita sa inyo ni Applain Charlie. Kasi mahirap pag puro sulat-sulat numbers lang, tama? Dapat may patotoo. Ako po 'yung magpapatotoo. Ayun, ako po 'yung nandun sa kaliwa. Pati nandito sa kanan, ako rin 'yan. Before and after lang po. Ayan, dati pong tambay, kitang-kita nyo naman, ang gwapo. Kasi baka sabihin nyo, weh, tambay talaga yan, ang gwapo mo ngayon eh. Yes, joke lang. Yan po, that's my background, undergrad. Kuya Ruel, pa next po. Ay, ito pala yung clicker. Yan. Now, consistent top distributor ni iFern. Lahat po yan, bibigyan ko kayo ng pictures. Kasi sabi nga po ni Sir Tom, kapag walang picture, hindi po siya nangyari. Tama? Dapat may proof ka. Ito po yan. Yun. Sino nanay pati tatay dito? Yan. Undergrad po ako. Nagmasteral po ako second year. Tatlong beses ko po inulit ang second year. Diba? Algebra na perfect ko. Guys, kung ganyan ang grade nyo, diba? Hindi po uso sa akin yung palakol. Lupa po yung score ko. Kung ganyan yung anak nyo, sigurado pati kayo nagpakamatay. Tama? Ang bright eh, oh. Second mo labi. Di ba? Galing, no? Pagdaan na lang natin, nakakaya eh. Masyado pang mataas yung grade ko. Dito tayo. Sa dami kong pinasok na trabaho, nag-waiter po ako. Familiar po kayo sa Mall of Asia? Hindi po doon. May restaurant po sa likod. Doon po ako nag-waiter po ako sa Trinity EOEO. Nakapasok ako dyan kasi kilala ko po yung may-ari. Connection. Kahit undergrad, sabi ko, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko tumulong sa parents ko. Nak, siniisip ng parents. Hindi, kailangan ko lang talagang kumita ng pera. Nagugutom ako eh. And yun nga, eto, nagbantay din ako ng super value mga kiosk. Nak, supervisor. Ako lang po kasi staff. Sabi ko, ma'am, para pag nag-banding kami mga tropa ko, lagay mo na lang, ako lang naman din staff, lagay mo na lang supervisor. Diba? Nak, mautak pa rin. Siyempre, kailangan gwapo pag-banding ng tropa. Supervisor to, bro. Wala naman pera. Ayan, guys, tumagal yung business na yan dahil sa akin. Umabot po yung boss ko, pati kami, yung kiosk namin ng 2 months. Kasi pag gutom ako, sopaw niya rin yung kinakain ko. So, congratulations sa kanya. The best employee ang kinuha niya. Ayan. Eto, naghanap talaga ako ng opportunity. Sabi ko, God, bigyan mo naman ako ng opportunity na pwede ko magamit skills ko. Magaling po ako mag-drawing. Pag sinabi kong pupunta ako, hindi ako pupunta, ganun po ako kagaling mag-drawing. Hindi, mag-drawing. Skills ko talaga mag-drawing. Pag-drawingin mo ako kahit ano. Pag-drawingin mo ako katawan ng babae, katawan ng lalaki, da-drawing ko. Kasi isang babae lang tinitignan ko yung wife ko. Yes! Guys, totoo yan. Nag-regal ako. Kung familiar kayo kay Comedy King, si Dolphy. Familiar kayo? Ayun. Di ba kilala niya siya? Ayun. Kung familiar kayo sa Markova, yung nagpanggap siyang bading, assistant production designer po ako ng movie na yun. Tapos ang last project ko, sabi nga kasi ng nanay ko, anak, ang dami mo na pinapasok na trabaho. Hanap ka naman ng mga secure na trabaho. May kilala akong director, ipapasok kita. Tumagal po ako dyan 6 years. Talagang drawing. Ang last project ko, kung familiar kayo sa commercial ng Selecta, yung ice cream. Ayan, maganda yung sahod ko dyan. I'm earning 5 to 10,000 pesos per shooting day. Laki, no? For undergrad. 5 to 10,000 per shooting day. Ang gagawin ng artista, kakain lang ng ice cream. Kami po yung puyat. Yung studio, pagmumukain namin bahay nila. Tapos hindi naman makikita sa commercial yung sinet up namin. 2 weeks po kaming puyat para kumita ng isang araw na 10 or 5,000 pesos. So yung 10,000 pesos ko nun, 2 weeks akong puyat. Sabi ko, hala, parang ganun din. Sabi ko, ang hirap pala sa Pilipinas pag undergrad ka, wala kang option. Totoo pala yung kasabihan yung, beggars cannot be choosers. Tama ba yung kasabihan? English eh. Diba? Hindi ka pwede mamili. Wala kang background eh. Wala kang credentials eh. Tapos sabi ko, God, bigyan mo na another opportunity.
Sawa na ako sa may boss, natatapak-tapakan po ako si literally undergrad. Nakita niyo naman yung grades ko, di ba? Ang ganda. Ayun. I hope, ma'am, mami, kung nasa, naririnig mo ako, masaya ka dyan sa heaven. Hindi. Yan. I know masaya siya ngayon because of the results right now. After nun, sabi ko, God, bigyan mo ako opportunity. Then I saw gantong klaseng industriya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan. AIM Global po. 12 years po kami doon. Nabanggit ko tuloy. Empowered consumerism po sila ngayon. Ayan, 12 years po kami doon. Lumaki po grupo namin doon. Ako mismo, I have 110,000 downlines there. Bakit kami lumipat kay iFern? Number one, ang dami ng pagbabago. Pabago-bago from AIM ngayon. Iba na naman po pangalan nila sa 2023. So sabi namin ng family namin, we need to decide, we need to look for a company na stable at life, pang lifetime. Inaral namin si iFern and nakilala namin tong taong to. Si Upline Zach Lopez, pakipalakpakan naman po. Ang top one, ang taong kumikita ng 5.5 million a month. Guys, hindi po ako pinisentahan dyan. Pumunta po kami sa condo unit ni Upline Zach. Isa lang po tinanong ko. Ang panahon na to, December 2019, di ba tamaan? December 2019, dinala kami sa condo ni Upline Zach. Ang isa lang tinanong ko, Up Zach, magkano kinita mo ng 2019 alone? Guys, kami po, 12 years sa AIM Global. Ang tatay ko, ang kuya ko, si Upline Nico, pati ako, tatlo kami, nag-Billionaires Club, nag-Global Ambassador sa previous company, ang kinita namin for 12 years, 40 million pesos. Not bad. Tama, not bad. Income pa rin yan. Pero nang tinanong namin sa Upline Zach, Upline Zach, how much did you earn ng 2019 alone? Alam mo yung sinagot niya sa akin? Bro, medyo maliit lang eh. 39.5 million pesos. Doon na. Sabi ko, isang taon, isang tao, same naman ang ginagawa namin. Sabi ko, there's something wrong with the company na kung nasaan kami. Bakit ganon? Bakit sobrang rewarding naman nitong company na to? Hanggang sa nakilala na namin si Mr. Tomanitan. Yes po, buong family po kami nag-decide. Kaya kung kayo mag-isa nandito ngayon, please make sure, sama nyo yung buong pamilya nyo. Yung daddy ko, 63 years old, kagabi, may mga premium plus na pay-in. Senior, ako lang po nagturo mag-Facebook dyan. So this business, yung pinapakita namin kaninang negosyo, it's for everyone. Nakita niyo yung mga batang kumuha ng cheque? Ang sarap nun. No? Katulad ni Upline Matthew, kasing edad ko, 19 years old. Di ba? Ang sarap nun. Di ba? Yeah, next. This is the first time. Eto na, nag-decide na yung pamilya. Sige, gawin natin. We started February 20, 2020. Ako half-heartedly, kasi sabi ko, hindi ko maiwan yung grupo ko. Malaking grupo ko, active naman eh. Ang problema lang, pababa ng pababa yung income. Pero yung lifestyle tumataas, kaya nalubog din ako sa utang. Pero mahal ko yung mga tao nandun. But the problem is the system. Sabi ko, sige, sabay ako ni, alam ko naman, it's about positioning. Kaya kung ikaw na-invite ngayon, position your account now kahit hindi nyo naiintindihan. Position nyo, bakit po? We started February 2020. Alam naman natin ano nangyari. Nang March 16, di ba? The Philippines was discovered by Magellan. March 16 din po yon. Pero nag-corona outbreak, nag-away po kami niyan, buong pamilya. Sabi ko, nag-family package tayo, tapos magla-lockdown, eh pinangutang namin eh. Sabi namin, ano mangyayari sa atin? Buti na lang po, sobrang sipag ni Mr. Tomanitan. Si Sir Tom, nakita nyo, naka-face shield pa po. Pandemic. 10 a.m. pipick up ako ng package, nandun siya sa hub. Ganyan po kasi pag yan. Palakpakan nyo naman po. During pandemic, dire-diretso, nag-top distributor. Ito po, patunay na nagkaroon ako ng LV. Hindi ako pumapasok sa LV kasi kala ko pang babae lang sa LV. Totoo po yan. Kasi ganun pala pag walang pera, maraming hindi alam, no? Totoo. Sabi ko, sino bibili? 53,000 worth na sapatos. Di ba? Ilang sapatos na yan? Ilan Mighty Kid na yan, di ba? Ang dami na yan. Eto, September 24, 2020 po. Lockdown, tapos sa iFern, nagsashopping. Ang paglabas ko niyan, grabe, nangyari sa grupo ko. Kasi ang dami,
Doon sa previous company namin, sarado. Si Ifer nagsa-shopping, naglalabas ng cheque, naglalabas ng package. Palakpakan niyo si Ifer. Yan. Next, eto naging top distributor ng 2020 hanggang 2022. Top distributor worldwide. Yan, palakpakan niyo naman po. Andyan din yung wife ko. Maganda dito, you can do the business. Hindi lang ikaw nga, kasama yung mga loved ones mo. Yung girlfriend mo, asawa mo, kabit mo, pagsabay-sabayin mo, pwede dito sa Ipern. And guys, ayun nga, part na po ako ng Luxury Car Club, Mercedes-Benz CLA, yung pula po. Ayan. Next. Guys, ang maganda, ginagawa mo yung negosyo, dito mo lang kay Ipern mararamdaman, buong grupo kayo nagkakaresulta. Hindi lang ikaw. Dito kay Ipern lang yan. Lahat, from toys, from Jordan, from Luxury Watch Club member. Guys, hindi pa updated tong picture, pero makikita mo yung mga under my organization. May nurse, dating nurse, ngayon top distributor, mas malaki pa kinikita sa akin. So, hindi paunahan. Pasipagan to. Eto, may attorney, may dating janitor, may call center agent, may OFW. Anyone can do the business. Eto guys, pakita ko lang. Pinangarap ko lang din tumayo dito. Pinangarap ko lang din Mercedes-Benz. Okay na ako sa Montero Sport dati. Pero dahil yung mentor natin, bilyonaryo, pati pangarap mo tataas. Kaya lahat ng makikita nyo Mercedes-Benz dyan, guys, i-claim nyo na. Next year, this year, magiging kotse ko to. Bakit po? This is Upline Zach. May shooting ng Luxury Car Club sa Clark, Pampanga. Sabi ni Abzak sa akin, Chad, marunong ka mag-drive? Sabi ko, yes, Abzak. Hindi ko nga lang magagarantee na hindi ko mababangga. Tapos sabi niya, sige, dali mo yung E-Class. Ayan po, pinicturan ko po, LV shoes ko yun. Pinicturan ko, sabi ko sarili ko, magkakaganto ko. Alam mo, pagkaabot na pagkaabot sa akin ni Abzak, sige, Chad, ikaw mag-drive ng E-Class. Darating din to sa Mercedes-Benz. Kaya guys, kung nandito upline nyo, sabihan nyo ng I love you, thank you upline. Kasi sa dami-daming negative, yung upline nyo ang unang taong naniwala sa inyo. Yan. And guys, pakita ko lang yung picture namin ni Sir Tom. Parehas po kami may dimple sa kanan. Hindi. Binabanggit ko si Sir Tom lagi kasi sa dami-daming humahatak sa atin pababa. Yung mga upline si Sir Tom ang hatak sa atin pataas. Kaya pasalamatan nyo yung mga taong nag-invite sa inyo. Mag-picture kayo. Bubuksan namin yung bench namin mamaya. Maximize nyo. Post nyo. Sabi nyo, thank you God for showing me this opportunity na magkakaroon din ako ng Mercedes-Benz this year. I-claim yan. Makipag-picture kayo sa mga MBBC. Sabi nyo, at yung future niya, ay, his present is my future. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, yun yung present nyo. Guys, proudly part na ako ng MBBC. Dating tambay, dating boplex sa school, ngayon naka-Rolex at naka-Mercedes-Benz po. Yan, ang maganda, you're doing Ipern, hindi lang ikaw. Hindi po lalabas yung Mercedes-Benz kapag wala kang tinutulungan. Kaya nga slogan ni Sir Tom, sharing prosperity globally through entrepreneurship. Tumulong ka sa maraming tao. Kaya kung nandito ka at in-invite ka, pasalamatan mo ulit yung nag-invite sa'yo. Kasi gusto ko niyang tulungan. Bakit po? Hindi po lalabas yung Mercedes-Benz kung wala pong mga car achievers under me. Now, I have 16 car achievers under me. Dalawang Luxury Car Club member sa baba ko po. And yan, last slide ko na po bago ko introduce tong next speaker. Guys, lagay ko lang dyan, storya nyo naman. Imagine ninyo kayo nagkikwento ng storya nyo. Don't let your past dictate what will happen to your future. Nax, English. Diba? Huwag nyo, kung nandito ka ngayon, lahat ng mga pinagdaanan mo, killer ka man dati, magdasal ka lang muna ngayon. Hindi, kung ano man yung background nyo, don't let it dictate kung anong gusto mangyari sa buhay mo. Ngayon, nandito po ang MBBC, tutulong sa inyo para makuha yung pangarap nyo. Yun, I'm done. Sa akin, eto, guys, kung pinakinggan nyo ako, grabe to. Kaya, ang lineup dapat eto yung unang sharer, ako yung second sharer. Sabi ko, hindi,
Dapat ito yung second sharer. Kasi grabe. Brand new yung kotse nito. Kakalabas lang. Ito malupit. Kung familiar kayo dun sa last sizzle na ginanap sa SMX, 200 na participants galing Tacloban na papunta niya dito. Grabe yan. 200. Eh, ikaw nga ng SMX hindi umattend. Diba? Ganun kahirap yun. Sobra. Kaya, guys, eto dating senior finance supervisor sa isang pharma company, joined iFern April 2021. Wala pang 2 years. Grabe. Grabe kinikita na itong taong to, kaya kailangan pakinggan to. Let's all welcome SFBP, Jordan Hypebeast Club,